Hi guys, welcome back to my blog. This is Phil Dada and I am back with a new video. Nagka-mask ako guys habang nagda-drive because dito sa Manila, kailangan nagma-mask pa rin kahit nagda-drive ka. So sana malakas ang audio ko and everything. If you remember guys, may nilabas akong video or vlog na I lost my job and the struggle I went through. And so far, so good. I mean, hindi ko naman masabing so good talaga kasi hindi talaga normal ang buhay, guys. Like for example, nagda-drive ka, nag-face mask ka, so parang hirap and everything. And pupunta ka sa mall, nag-face mask ka pa rin at nag-face shields na hindi ko talaga maintindihan. Guys, bakit kailangan pang mag-face shields na naka-face mask na. Tapos, ganyan. Naka-face mask na, naka-face shields pa, tapos may social distancing pa. Siguro kailangan na siguro natin guys matutong mag sign language. Kasi pag nag-face mask na, tapos nag-face shields pa, tapos social distancing pa, paano pa tayo maintindihan ng mga kausap natin, di ba guys? So, sana ang susunod na i-impose ng batas natin is matuto tayong lahat mag-sign language. How about that, guys? Are you okay with that, guys? Saya kaya ng sign language, guys, no? It's talent kaya sa akin yan. So anyways, guys, like what I said, I'm driving while I am vlogging. So paano natin siya sasabihin? It's like vlogging? Charot. So anyways, guys, I'll go straight to the point. So this video guys is all about I got a job. I got a job. Bakla. So ayun guys, hindi ko nasabi sa inyo pero almost like 2 months na akong nagtatrabaho. And mga taxi driver na 'to, nakakaloka. And guess what guys? So anyways guys, yung work talaga pinagdadasal ko talaga siya because if you remember guys, nagkaroon ako ng panic attack minsan nung nakuha ko ng mga papeles na kasi pauwi na nga sana ako ng Davao guys, di ba? So kailangan ko mag-accomplish ng mga papers pag magbabiyahe ka and all that. So first time ko na expose sa tao na sobrang dami nung pumunta ako ng City Hall. Nung pagkakita ko ng mga tao sa City Hall, nag-panic attack pala ako na wala akong idea na panic attack pala yun. Yung parang nagpa-palpitate yung heart ko and then at the same time, umiiyak ako na di ko talaga mapigilan ang sarili ko guys sa pag-iyak. So yun, nagkaroon na pala ako ng panic attack. So nagpa-consult ako sa isang friend ko na doctor and then sinabi niya sa akin na parang yun, may mga suggestions siyang sinasabi sa akin na dapat parang subukan kong tratuhin na maging normal ang buhay or do the things that I used to do before yung wala pa ang pandemic, like exposure sa tao and all that. So ang naisip ko, wala akong ibang naisip kundi call center. So alam niyo na. So anyways, yung call center naman, I don't know, pinagdasal ko rin yun. Hindi specific yung prayers ko guys eh. Kasi sabi ko parang, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho that can keep myself busy with. Kasi parang, ayoko mabuang ako, Lord. Karoon na pala ako ng panic attack. I cannot imagine. I cannot. So, di ba guys, sa mga bahay natin, parang social media, sa Facebook, ganyan-ganyan. So, out of the blue, nagpa-pop up na lang yung call center. Parang blah, 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 hiring. So, ang bilis ng sa akin kasi nagpindot-pindot lang ako, blah, 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 blah. And next thing I know, may tumawag na sa akin and in-interview na ako. As in interview na ako, blah, 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 blah. And lahat nangyayari yung interview, there was like 5 series of interviews. Parang ganun ata eh, I'm not mistaken na. Parang nakalimang interview ako na iba-ibang taong tumatawag sa akin. But the same company. Tapos, interview lang over the phone. Eh, ako naman, di ba guys, parang if you talk to me over the phone, I can probably pass it with flying colors. Kasi, wow, you know, in the phone, you can be anyone and you can pretend like you are like living in Hollywood or living in New York and you're speaking like a pure African-American, whatever, ganyan. So, to make the story short, guys, pumasa ako.
Like, ang bilis, blablabla. So, umasok ako. So, nag-training ako. So, first time ko, so parang, oh my God, parang sight ako, guys. Kasi mas pinili ko sa sight kaysa mag-work from home. Kasi nga, di ba, kailangan kong manormalize yung buhay ko. Yung parang ibalik yung dati na makakita ko ng maraming tao. Para lang, masanay ang sarili ko para hindi ako magkaroon ulit ng panic attack. Kasi nga, di ba, guys, dahil sa pandemic, nakakulong ako ng mahabang-habang panahon. Dahil takot akong lumabas. Dahil takot akong magka-COVID and all that. So, to make the story short again, nag-start ako. The training was hard, guys. Super hard the training. Kaya, alam nyo, guys, yung training ko, inabot ako ng 1 month. I think, ha, 1 month. Parang, dinidiscuss doon yung theories and all that, blah, 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 kung paano. Paano i-accommodate ang mga customers over the phone? Paano ang proper etiquette, mga ganyan, sa pagsagot ng phone. So, training, as in, sobrang hirap ng training, I swear to God, walang etches, guys, ha, sobrang hirap ng training, well, at least doon sa kumpanya na in-applyan ko, hindi ko alam, I cannot speak for other BPOs, pero doon sa kumpanya na in-applyan ko, mahirap siya, sobrang hirap niya talaga, guys. So, anyways, nag-start yung training and then nahirapan ako kasi feeling ko talaga para akong nag-aral ulit and then parang, ewan ko guys, inaamag na ata yung utak ko. Sa tagal ko nang wala sa school, diba? And for 19 years, yung trabaho ko sa showbiz, parang napaka, ano lang naman niya, parang routine lang siya talaga na parang emote-emote lang. Alam mo yung ganun? And this time, parang bumalik ulit ako sa pag-aaral at parang kailangan ko talagang matuto ulit. In step by step by step by step and you have to memorize, blah, 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 blah. So nahirapan akong sumabay sa mga millennials. Kasi mga classmates ko, mga batchmates ko, puro mga millennials, parang dalawa lang kaming thunderstorms doon. And nakakaloka kasi kami yung dalawang thunderstorm, kami yung slow learner. Pero kami yung pinaka life of the party, kumbaga. Alam mo yung ganun, guys. Nag-i-enjoy sila sa amin. Or parang like that. I hope they did. They did because tapos na. But anyway, so yun guys, na-enjoy ko yun kasi parang na-normalize ulit ang buhay ko. Pupunta ako doon, nagda-drive ako, nagpa-parking ako, and then pumapasok, and then nagbe-break, ganyan-ganyan. So I got to meet a lot of new friends. Nakapag-establish ako ng mga bagong set of friends, barkada and all that. Masaya siya. Tapos parang hindi ko naman napansin na nag-matter yung age ko. Kahit na mga 19, 20, 21, 22, and so on so forth yung mga kasama ko sa trabaho. Wala, parang they're treating me like, they call me Dada, they call me Philip, they call me Dada. And first name basis, parang hindi ko naramdaman na problema yung age ko. I felt young actually, well, nasa work ako. So, ayun guys, the problem guys, nung nilagay na kami sa floor. Okay guys, kasi sa call center guys na tinatrabahoan ko, may training. As in super training talaga, everyday training talaga. Tapos 8 hours. Tapos maganda pa doon guys sa training, may bayad yung training. So, parang nakakaaliw siya. Kasi, di ba, after such a long time na naka-quarantine tayo, na lockdown tayo and everything, parang wala akong sweldo, wala akong income and all that. Parang, so all of a sudden, nung nagtitraining ako, parang may income na ulit. Parang, saya, parang ganon. So, what happened was, after training, guys, kailangan nyo nang tumawid doon sa floor. May tinatawag sila dyang nesting na term sa call center. Nesting, ibig sabihin, guys, lalabas na kayo doon sa training room ninyo at pupunta na kayo doon sa production kung saan nandun talaga ang actual na action na nangyayari. Like, nagtatawag na talaga or tumatanggap na kayo ng tawag. Kasi tumatanggap kami ng tawag eh. Hindi kami tumatawag. Kami ang tinatawagan. So, yun yung nakakaloka kasi nung nilagay na kami doon sa nesting at nagtatawag, tumatanggap na kami ng tawag, yun ako na windang guys. Kasi totoo na siya eh. May mga kausap ka ng mga American citizen. American citizen. Mga Amerikano. And parang, oh my God, doon ko na talaga na parang, di ko na kaya talaga siya guys. Sobrang nahihirap na guys. Shout out sa lahat ng mga call center agent. You guys are amazing. Sobrang saludo ako sa inyo. Grabe. Guys, what I found out about the call center guys is, hindi ka pwedeng bobo pag pumasok ka sa call center. I swear to God. As in, speaking from my experience, kailangan may utak ka. Kasi dati guys, diba, parang,
aminin natin, parang ang baba ng tingin natin sa mga call center agents. Parang bagsakan siya ng mga hindi nakapasa ng mga blue and white collar job, channel and ganyan. So parang pag undergraduate ka or high school graduate ka lang, parang ang bagsak mo call center agent, parang ganyan. Guys, sobrang nagbago yung pananaw ko at ang paningin ko sa mga call center agents. Kasi guys, hindi talaga siya basta-basta. Ang hirap maging call center agent. Talagang papasukin mo yung butas ng karayom para makapasa ka lang sa kanila. Walang etos, promise. So what happened guys was habang ang traffic guys, diba? So what happened guys is tumawid na ako sa nesting. Dun sa nesting, hirap talaga ako guys, kasi tumatanggap na ako ng mga calls and everything. At yung mga kausap mo, walang Bisaya. I wish, diba guys? Sana may Bisaya or Tagalog or may mga Pinoy, pero ano na rin, slangers na rin and everything. Pero mostly sa mga calls ko talaga na natatanggap are from Florida and Chicago. Basta sa mga ganung lugar guys, parang Illinois, New Jersey, Kemerot, ganyan. So guys, ang hirap talaga sumagot ng mga tawag. Ako guys ha, parang sanay ako sa telepono at sanay ako makipag-chikan sa'yo at makipagbatuhan sa'yo ng whatever camera over the phone. At sa English naman, hindi naman tayo pwedeng magpapatalo dyan. Lalaban tayo na parang maanipakyaw pagdating sa Inglesan. Wow. Pero guys, pag actual ka nang nakikipag-usap sa mga customers, oh my God, parang nabubobo ulit ako. Parang hindi na ulit ako natutok. Hindi na ako marunong mag-English. Oh my God, parang what's happening to me? Kasi parang pag-ring pa lang ng telepono, parang oh my God. Hindi pala siya ring, parang toot. Parang bigla na lang may maririnig mo lang sa headset mo na toot, parang automatic na. Kailangan mabilis mo siyang sagutin. Dapat isang toot mabilis na sasagutin mo na kaagad siya. So, toot, parang hi, thank you for calling. My name is Philip. Can I have your first and last name, please? Ganon kaagad. At sasabihin kaagad ng customer ganito. Diba, tinatanong ko siya, can I have your first and last name, please? Napaka-gentle ng ano ko, ng boses ko, kasi ganon dapat. Dapat naka-ano siya, ang tawag dyan, modulated ang boses. Tapos sasabihin ng customer, channel and camera. I'm sorry, I didn't get that, ma'am. Can I have your first and last name again? Sherilyn Cameron. Oh my God. And sa call center, hindi ka pwedeng paulit-ulit mong tatanungin. I mean, well, you are allowed to ask, pero dapat maganda pa rin ang pagkalatag ng tanong mo and all that. So parang, I'm really sorry, ma'am, but you're coming in choppy. I'm sorry, I didn't get that. Can I have it again, please? I said it twice already. Bungol ka pa. Parang, bingi ka ba? Parang kulang nang sabihin ni customer na ganyan. Pero ganun sila guys, may mga customers talagang ganun, parang sabihin nila, parang, I said it twice already. No, I won't say it again. Oh my God, parang, ang syuray ng mga ibang callers talaga sa call center. Parang, ma'am, could you please spell it for me? Is it channeling like Charlie Hotel? Dapat gaganyunin mo sila para silang mga bata na kailangan mo silang amuhin talaga and all that. So parang, ang hirap talaga. So, next na question is, I got it, ma'am. It's Channeling Cameron, okay? Parang sabihin mo parang, oh, how would you like me to address you? Would you like me to call you Miss Channeling, Miss Cameron? Tapos sasagutin ka niya, whatever. Ay, mga ganun sila, guys, and everything. So parang, okay, I'll call you Channeling instead of. Yes, Channeling, how are you today? Sasabihin ka agad, I'm devastated. I am disappointed. Oh, I'm sorry to hear that. Pag ganyan ang customer, kailangan mo silang amuhin ulit or kailangan mo ulit silang parang sinasabi na parang dapat may empathy ka daw na iparamdam sa kanila. So sabihin mo, oh, I'm sorry about your frustrations, or I feel sorry about your frustrations right now, ma'am, but I guarantee you, ma'am, that you're calling the right department and you're speaking with the right person. So can I have, may I know the details of your problem today?
My internet is not working. You know, yesterday my internet was working. I called your agent and he fixed my internet. And in the evening, it's not working again, blah, 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 blah. And today, it's not working again. What the fuck is happening to your company? You know, I pay for this, blah, blah, blah. I pay this much, blah, 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 every month, blah, 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 blah. I pay enough money, blah, blah, blah. I work so hard with my money, camerot, channel, and channel. And the services is bad, blah, 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 blah. Paano ka lalaban sa ganun, guys? Diba, guys? So, every day, ganyan ang calls na matatanggap mo. Bihira lang talaga yung mga mababait. Parang lahat na lang sila parang may problema sa buhay talaga. Because you know guys, pag tumawag kasi ang isang customer sa mga call center agent, hindi yan sila tumawag guys dahil masaya sila sa buhay nila. Tumawag yan sila guys kasi may pinagdadaanan sila at gusto nilang ibato sa'yo at iparamdam sa'yo at idamay ka nila sa kabwisita nila sa buhay. That's why they're calling you. Ganun guys. And minsan hindi mo pa maayos kasi like ako, ang hinahandle ko kasi is internet. Cable, and I think landphone. Kasi nakalimutan ko na guys, diba? Basta about yung, basta may mga ganun, yung mga problema niyo sa telepono, sa landline ninyo, problema sa internet, problema sa cable, yun ang account ko. So, you have to, every time may customer natatawag sa'yo at may problema about like, hey, I have problem with my cable, I have problem with my cable right now, I cannot find the HBO channel, blah, 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 camerot, ganyan. Hey, I have problem with my internet, wala akong signal, blah, 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 blah. Hey, I have problem with my email, I couldn't find my password, I forgot my password, and you have to fix this, guys. As a call center agent, it's your responsibility to fix all these problems. Actually, maaayos naman talaga siya by just pindot-pindot lang the computer kasi meron naman doon. Ang solution kasi talaga guys, nasa computer lang. Tapos kung hindi masosolve doon sa computer na mga pinipindot-pindot namin, magpapadala kami sa ng technician. Okay pa ba tayo sa ano? Okay pa ba to? Or kailangan na siyang yaki? Whatever. So, ayun guys, parang napakapula ko na guys. Is it something to do with the ilaw outside? I think yung ilaw na sasakyan na sinusundan ko masyadong bright yung pagka-red and everything. But anyways guys, kasi sa call center talaga guys, tumatawag ang mga customer. It's because they have problem with their internet, they have problem with their cable, they have problem with their landline and everything. So, you have to fix their problem. That's your responsibility. Now, kung hindi mo siya maaayos, kasi sa kumpanya na pinapapasukan ko, lahat kasi nasa computer lang, parang pindutin mo lang. So, pakiusapan mo ang customer, okay ma'am, we'll do the troubleshooting right now, but I need your assistance. You will be my eyes. Be my eyes and be my hands in order for us to fix your problem. Okay, ma'am? Can I expect that from you? Whatever. Sabihin ka lang, whatever. Okay, ma'am. What is the serial number of your camerot? Oh my God, I don't know. It's in the back of my... Ma'am, could you please get the device and look at the back of your device? It's there. You can find it there, the serial number. Because I need to know the serial number of the equipment so I can start doing the troubleshooting from my end. Would that be fine with you, ma'am? Ma'am, na-stroke ako. Hindi ako makatayo. Blah, 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 blah. I'm 90 years old. How can I get that? I cannot move my hands. Ma'am, wala po pa kayong kasama dyan sa bahay. No, I'm alone. Yan, may camera. Tapos marinig mo sa background, guys. May mga naglalaro, may mga boses dun sa mga background. And parang, isa din sinungaling din sila. Parang, ha? Parang, oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry, Mrs. Lewis, but I cannot fix your problem unless there is someone who can assist you there because I need to get the serial number of that device who's having an issue right now. You know? I really need the serial number. Please, ma'am. So, maldita talaga sila. Ang dami, iba-ibang kwento talaga, guys. And, pag hindi mo maaayos, guys, siyempre, mumurahin ka talaga nila. As in, literal na mura, bullshit, blah, 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 blah. You guys are blah, 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 getting money, so much money from me. I've been with you for 20 years already, and blah, 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 you cannot fix my problem. And then, pag hindi siya maayos, guys, ang ending talaga, magpapadala ka ng technician.
okay? So yun usually ang pag hindi naayos ang isang problema or ang issue ng isang customer, ang ending talaga magpapadala ng technician. But with the present situation right now, guys, that there's COVID, syempre yung company namin, yung company namin, hindi kami or hindi masyado kami nag-encourage na magpapadala ng mga technician kasi nga may COVID, 'di ba? Sa Amerika, lalo na sa Amerika, and it's all over the world, but 'di ba, guys? Parang yun naman ang problema natin ngayon. So, iniiwasan namin magpadala, pero may mga panahon talaga na kailangan magpadala ng technician sa mga customers to fix their problem. At syempre, dahil limitado lang din ang mga nagre-report ngayon ng mga empleyado, limitado lang din ang tao ng company namin. So, like for example, sa Chicago, medyo delikado ang sitwasyon ng COVID doon. So, parang yung ibang areas doon, hindi talaga nagpapadala ng mga technician. But, kailangan mong mag-adjust sa schedule or availability ng technician. So, yun. So, sabihin mo sa kanila, oh, ma'am, anyway, I exhausted all the possible option to fix your problem. But, may problema po talaga sa internet ninyo. So, magpapadala po ako ng tao dyan sa inyo. Blah, 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 blah. Okay, I want it now. Okay, hold a minute. Hold a minute. Kating mainit. I will check from my system right here if we have available technician who can visit your home today. Blah, blah, blah. Eh, pagdating doon sa computer, guys, sasabihin ng computer na 5 days pa available ang technician. So sabihin mo sa customer, I'm sorry ma'am, I'm checking from my system right here. Our available technician is on like 5 days from now, pa blah 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 blah. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po ba? No, I want it now. Camera. And I'm experiencing that every day of my life while working sa call center. So paano, guys? Paano ko siya talaga? Eh, ako pa naman yung klaseng tao na alam niya naman, guys, diba? By nature talaga, maldita talaga ako. Reactionaryo talaga ako. Opinionated talaga ako. Wala akong magawa. Like, parang, minsan, guys, yung headset, tinatanggal ko na lang siya at minumute ko yung phone. Sinasabi ko, putang ina, buisit ka, bakit? Wala kang pinag-aralan, ba't ka tumawag dito para murahin lang ako? Anong pakialam mo? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko dito. May COVID din dito sa Pilipinas. Putang ina, buisit ka. Thank you for patiently waiting, ma'am. I'm checking from my system right here. Blah, 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 blah. Camera. Oh my God, guys. And then you're only allowed like 1 hour break. 15 minutes, dalawang 15 minutes, at saka 1 hour break sa call center dun sa tinatrabuhan ko. My God, guys, pag 15 minutes talaga, bilis. Takbo talaga ako ng pababa talaga ng building na tumatakbo talaga ako papunta sa smoking area sa ground floor. I'm from the 16th floor and then tatakbo ako papunta sa ano, we have elevator though. Tapos, para lang makapag-yosi sa ground floor. Para lang ma-release ko yung kabwisitan ko, guys. Yun, guys, yun yung naging experience ko sa call center. It's not easy, guys. Super. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng mga call center agents. You guys are amazing. Okay? So, guys, tasan natin konti ang respeto natin sa mga call center agent. Dahil hindi po talaga basta-basta yung trabaho ng call center agent. Kung alam nyo lang, nakaloka kayo. Ah! Nagalit ang pugit. So, okay, guys. So, ayun, guys. Balik na naman ako sa pagdadasal. Punta na naman ako kay Padre Pio dahil hindi ko nga kaya yung ano, guys, call center. Sabi ko, Padre Pio, parang yung awa niyo na po. Bigyan niyo po ako ng ibang trabaho. Di ko po talaga kaya itong call center agent. Kasi parang feeling ko talaga magka-cancer ako sa call center, Padre Pio. Kasi, di ba, parang nasa phone mo siya, sa tenga mo siya, kausap mo siya, parang lumulusot siya papuntang utak ko, tagus papuntang puso ko. So, parang magkaroon ako ng heart attack or magkaroon ako ng cancer of the brain cells, whatever, camera. Parang ganun ang resulta sa akin, guys. So, Padre Pio, bigyan niyo po ako ng ibang trabaho. So, dumadasal talaga, seryoso ako, guys. Nagdadasal talaga ako ng ibang trabaho. I was asking for another job. Pero ayoko munang bumitaw doon sa call center dahil ayoko munang mag-resign dahil wala pa akong lilipat. So, tinitiis ko talaga siya, guys. As in, grabe yung sakripisyo ko talaga, guys. Actually, ang baba lang ng sweldo, guys. I mean, you know, guys, kasi syempre lang gagaling ako sa, you know, sa previous work ko na hindi problema ang pasahod, diba, guys? So, parang,
So yun guys, yun yung ano, yun yung experience ko sa call center. So as I am filming this, I'm no longer connected with call center kasi nag-resign na talaga ako at sa coach ko na napakabait na parang ewan ko, sobrang ang galing nung coach ko, si Mr. Henry. Hindi na lang kita pangalanan ko sinong full name mo, pero ang galing-galing mo, sobra. Para ang taas ng respeto ko sa'yo, sa wisdom mo, yung napaka-intelligent na tao. Galing mag-Ingles, talagang, hindi siya ganun ka-cute, pero dahil sobrang galing niya magsalita at mag-Ingles, talagang naano ka talaga, matcha-charm ka talaga sa kanya. Medyo, ano lang, short lang sa height. Pero guwapo siya, cute siya. Tapos, alam mo yun yung parang cute siya, tapos magaling mag-Ingles. Ay, putang ina, wala day. Kasi na may asawa na siya. So, yun, parang mabait talaga siya sa akin. Talagang everyday, kuna-coaching niya ako, ini-enlighten niya ako. Ang sarap ng feeling na parang, how are you today, Phil? Or how are you today, Dada? Saan ka ngayon? Anong sitwasyon ka ngayon? Saan ka nahihirapan? Anong departamento? Na gusto mong tulungan kita. Pero, he's such a boyfriend material, 100%. But he's married. Charot. So yun guys, shinare ko lang sa inyo yung experience ko. Sa lahat ng mga kasabayan ko sa call center, sobrang, I'd like to thank everybody sa mga friends ko dyan. Shout out kay Sam, shout out kay Jonathan, shout out kay Ann, kay Mami Ali na sumuko, na buwisit ako dahil alam niyo guys, kaming dalawa ang pinakamahina. Nakakaaliw to. Si Ali is my batchmate. Kami yung dalawang thunder sa grupo, but you know, we are thunder but we are charming and you know, desirable and everything, charot. Pero kuminto kasi siya. Nainis ako kasi nag-resign siya. So kaming dalawa yung pinakamahina. I mean, hindi kami mahina, parang basta slow learner kami and all that. So sinabi ko, nagalit ako dun kay Ali kung bakit siya nag-resign. Kasi nung nag-resign siya, ako na lang tuloy isa ang slow learner. Parang ako na lang tuloy ang bobo doon. Parang nag-visit ako kasi at least kung nung nandun pa siya, dalawa kaming bubistik. Pero nung nawala siya, ako na lang mag-isang bubistik. Visit! Sir Henry, hindi kita makakalimutan by Basil Valdez. Charot. So yun guys, nandito na ako sa tunnel, nasa loob na ako ng mall, so medyo madilim na. So, that's all for today guys. Na-share ko lang sa inyo na yung nagkaroon nga ako ng trabaho and all that. At nag-resign na ako guys bilang call center agent. Dahil guys, sinagot ni Lord ang aking dasal. Nabigyan ako ng panibagong trabaho. So, abangan niyo yung next episode kung ano yung trabaho ko. Actually, nag-start na ako sa panibago kong trabaho. So, God is good talaga, guys. Lahat talaga na dadaan sa dasal. Huwag mawalan ng pag-asa. Surrender everything to God dahil may awa talaga si Lord para sa ating lahat. So, that's it, guys. Thank you so much for watching this video. Nandito na ako sa loob ng parking. Salamat sa lahat ng suporta ninyo. Merry Christmas and a Happy New Year, guys. Until my next vlog, bye! Button and wait for the car to come out. I know, right? Please get your opening barrier. I got it. Barrier. Thank you. Ah! Bakit pag-usap talaga sa inyo?